Yun, so good day guys. So meron naman tayo din ng bisita. So tig-check ko na ito. Yan, Epson L3110. So ang issue nito is yung papel ay kinakain lang. So i-eject lang niya. So as na check ko, find out ko yung dalawang feeder ang may problem. Kasi makikita nyo guys dito, yan na, pud-pud na, manipis na. Lalong-lalo na itong lower feeder. So, papalitan natin yan. So, ito yung bago. Ayan. Fresh na fresh. Ayan. Ayan. Ito guys. Kapal pa. Kasi makikita mo may thread yan. Ito is wala na. Madulas na. And then ito din yung lower feeder, yun, makapal pa. Ayan, makapal yan. And then may thread din. Compare dito, yan, manipis na. So yan ang issue kapag tig-eject lang yung papel, kinakain lang tapos niluluwa lang. Yun. So isasabay ko na din kasi leak, nagli-leak na din yun, ano, waste tank niya, puno na din. Papalitan natin yan, waste pan. So ito din. So palitan ko muna ito guys. Yun, so guys, nakabit ko na. So ito na ang bago, dalawa, upper and lower feeder. Yan. Yan ito yung luma. Yan. Okay. Yun, so okay, nakabit ko na yung upper and lower feeder. So sunod kong gagawin is itong waste ink tank. Kasi punong-puno na siya, nagli-leak na. Papalitan tayo ng papalitan ko ng bagong waste pad. So yan. Ano, punong-puno guys, so. So hindi ko na lilinisan to kasi yung punch kasi niya is yung mga una pang ano, yung klase, yung halimbawa yung sa L120, 360, same lang yung pad nila. So pangit kapag napuga na. So konti na lang mag-absorb na ink nito. So mayat maya malalaman mo puno na naman. So talagang papalitan natin yung magandang waste pad. So ito na ngayon guys. Ayan. Ayan, ito pwede tong halimbawa napuno na, linisan, walang problema. So alisin ko muna ito. Yun, so nalinisan ko na yung lalagyan. And then, lalagay ko na tong waste pad dito. Yon, so ito na yung itsura. Malinis na. Ayan, so ito, linisan ko muna ito paglalagyan kasi mga ano, tira-tira pang ink. Gamitin lang natin yung tissue or kung anong meron na trapo or basahan, pwede na yan. Yan, so okay na, malinis na. Ilagay na natin to. Yan. So may screw lang yan, isa dito, tapos yung sa takip dito naman din, i-screw. Yan, so okay na, natakip na. So assemble ko na din. So ilagay ko na yung scanner and then magte-test print na tayo. Okay na. Yun, so okay na, na-assemble ko na. So magte-test print tayo para malaman natin kung goods na ba. Thank you.
Yun. So, okay na. Yan. So, medyo may print out problem. Pero, i-fix ko na lang to. So, yun. So, kung nakuha nyo ang ating video. Yan. Kung paano maayos o ma-repair. So, syempre, like and share nyo yung video na to. And, pa-follow and subscribe sa YouTube channel natin. Jomaro Marco. So, thank you.